Hindi dumalo sina Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo at dating PCSO Chairman Manoling Morato sa bail petition hearing para sa kanilang kasong plunder kaugnay ng di umano'y maanumalyang paggamit sa pondo ng PCSO. Sa huli namang pagsalang niya, sinabi ni Attorney Aleta Tolentino, auditor ng pondo ng PCSO, na ang dating pangulo ang nag-aproba sa 217 million excess withdrawal mula sa intelligence funds ng ahensya. Binigyan naman ng 1st Division ng Sandigan Bayan ng 10 arawang prosekusyon para magsumite ng ebidensya. 10 araw din ang ibibigay sa depensa para sagutin ito bago tuluyang isubmit for resolution. Sa ikalawang araw ng 5th International Conference on Global Organization of Parliamentarians Against Corruption o GOPAC, tinalakay ni Justice Secretary Laila De Lima ang kahalagahan ng right to information at public participation sa paglaban at pag-iwas sa korupsyon. Ilan sa mga provision nito ang free expression, protection sa whistleblowers, maximum disclosure of information at malinaw, mabilis at patas na access to information. Ayon naman sa Transparency International, mahalaga ang transparency ng gobyerno sa mga mamamayan nila para maiwasan ang kahirapan, digmaan at destabilisasyon. Ito ang unang beses na ginanap ang conference sa Maynila. Muling sumugod ang may 100 driver at operators ng UV Express sa tanggapan ng LTFRB para tutulan ang pag-phase out ng mga lumang modelo ng UV Express na sinimula noong Enero. Babala nila, magsasagawa sila ng malaking protesta para ilantad ang kabulukan umano ng LTFRB. Di naman hinarap ng mga taga-LTFRB ang mga nagpo-protesta. Dati nang sinabi ng ahensya na kaligtasan ng publiko ang dahilan ng pag-phase out ng mga lumang sasakyan. Mav Gonzalez, GMA News.